Maging mga preso hindi nakaligtas sa mga sakit na karaniwang nakukuha sa baha. Sa Manila City Jail, ilang preso na ang nagkakasakit sa balat, may isa nang tinamaan ng leptospirosis. Balitang hati ni Cesar Apolinario, exclusive. Noong kasagsagan ng habagat, lagpastuhod ang baha sa chapel na ito. Dito isinasagawa ang misa ng mga Kristiyanong preso sa Manila City Jail. Gaya ng chapel, may git isang linggo na ring babad sa tubig ang ground at parking area sa loob ng kulungan. Kaya ang mga preso at jail guard walang magawa kundi lumusong sa maitim at mabahong tubig, partikular noong kasagsagan ng bagyong Jenner at habagat. Ang presong ito na itago natin sa pangalang Gary, kagagaling lang sa sakit na leptospirosis. Nadali raw siya ng bakterya mula sa ihi ng daga noong kasagsagan ng bagyong Jenner. Ayon sa doktor na tumingin sa kanya, posibleng sa sugat niya sa talampakan pumasok ang bakterya. Bukod kay Gary, may isa pang preso ang pinagsususpetsahang tinamaan ng leptospirosis. Pero magaling na ngayon. Patuloy rin ang pag-monitor sa lagay ng kalusugan ng ibang preso. Ang mga inmates namin dito, konting ano pa lang nung simptomas na pwedeng leptospirosis, nagko-consult na sila, so naaagapan. Nitong nakaraang araw lang, humupa ang tubig sa loob ng compound. Pero problema pa rin ang sakit sa balat na iniwan ng baha. Naabutan namin nagpapagamot ang mga presong ito dahil iniinda ang mga sugat sa binti at paa, pati na adipungan. Ayon sa doktor, posible raw na dapuan ng sari-saring sakit ang mga preso dahil sa maruming tubig na galing sa creek na ito sa gilid ng Manila City Jail. Tambak ito ng burak at basurang itinatapon daw ng mga residenteng illegal na naninirahan sa tabi nito. Actually, yun ang pinakamalaking factor kasi we know na ang leptospirosis is galing sa mga sa ihi ng daga. So, yung mga drainage system na yan, dyan usually yung mga daga nakatira. So, since doon sila nakatira, doon na rin sila dumudumi, doon sila umiihi. Kaya, pag yan nag-overflow at tumalo sa baha, talagang asahan mo ang resurgence ng leptospirosis, medyo mataas talaga. Dahil wala pang solusyong nakalatag para ayusin ang drainage system sa kulungan at sa paligid nito, pinaaalalahanan na lang ang mga preso pati ang mga jail guard na magdobli ingat sa kalusugan. Ipinaskil din ang mga poster na nagpapaalala sa lahat ng dapat gawin para makaiwas sa iba't ibang sakit gaya ng leptospirosis. Cesar Apolinario, GMA News.